Kuya Balbuena, kami ang personnel ng Warrant and Security Section ng Pampas City Police. Sa kamungunong ni Police Lieutenant Pakaroon ay Chief Warrant and Security Section. Kayo aming ina-aresto sa visa ng Warrant of Arrest na inihahin ni Judge Alan Ariola ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasang physical injuries. Ito ay may harapat ang manahimik, magsawalang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwa ng abogado. Slight physical injuries. Ito ay may harapat ang manahimik, magsawalang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwa ng abogado. Kung hindi mo kaya, sabihin ng abogado, ang dumpir may pagkakalabang ka ng isa ng libre. Ito rin ay may karapatan na sumailalim sa pagsusuri ng sarili mong pili. Kung, ikaw walang katayahan, ang dumpir ay pagkakalabang sa iyo ito muli. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin para o laman siya sa mga hukuma sa Pilipinas. Maintindihan mo mga karapatan mo ito, sama ka sa amin, arrestado. Hindi po, ayusin po natin yan. Diwata ng Pares Overload, arestado. Inaresto ng Pasay PNP ang may-ari ng sikat na Anli Pares sa Pasay City na si Diwata noong umaga ng Martes, April 16. Ito ay dahil sa kasong slight physical injuries na isinampapa noong taong 2018. Hinuli ng maoperatiba ng Pasay City Police Warrant and Subpoena WSS si Diwata Odeo Balbuena sa tunay na buhay sa Pasay City nitong Martes ng umaga, April 16. Base sa report, inaresto si Diwata bandang alas 10 ng umaga sa pag-aari niyang paresan na matatagpuan sa Diokno Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City. Ito'y base na rin sa visa ng Warrant of Arrest na isinilbi ng matauhan ng WSS sa pangunguna ni Police Lieutenant Alexander Macarunay. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Mario Mayames Jr., ang Warrant of Arrest ay inisyo ni Pasay City Metropolitan Trial Court Judge Alan B. Ariola ng Branch 48 noon pang October 2, 2018 dahil sa kinakaharap nitong kasong slight physical injuries. Ngunit agad din namang nakalaya si Diwata matapos makapagpiansa ng halagang 3,000 pesos. Nitong nagdaang linggo ay nag-viral uli si Diwata matapos ireklamo ang kanyang parisan dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa kalsada na papasok sa Senate Building. At nang magsagawa nga ng kaukulang inspeksyon ang mga otoridad sa presto ng kainan ni Diwata ay nalamang wala pala itong mga kaukulang permit kaya ipinatigil ang operasyon nito. Nang makiusap si Diwata kay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, ay binigyan naman siya ng pahintulot na magtinda ulit, ngunit kailangan niyang kumuha ng mga permit sa loob ng 2 buwan. Nitong nagdaang araw ay ibinandera naman ng kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member ng FPJ's Batang Quiapo. Gayunpaman, gagampanan niya rito ang character ni Frida. In fairness, talagang natuwa rin si Coco sa social media star lalo na nang pumatok at nag-viral ang kanyang sikat na parisan.
tayo dito. Mainit. Mainit? Mamaya na lang, may kausapin lang namin. May office ka na pala dito, ha? Madam, ha? Mga pirate ba kami ng ano? Para formality book na ID ko. Ano ako ang chief ng warrant ng sana. Ngayon, ano kasi? Meron pa kasi warrant ko pare. Way back 2018, pero existence pa. Saan lugar yan? Ang complainant mo ay si... Ikaw ba si Deo Balbuena? Matagal na yan, ha? Okay. Oo, tagal na. Alam mo itong kaso nito? Naayos ko na yun, alam ko. Medyo magalyani. Pero ngayon, pag-verify natin sa court, ito nga, pinaseltified namin, April 8, 2024, existence pa. So, kailangan natin iserve ito. Pero hindi naman natin kailangan yung maging, ano, dito naman kami para yan. Ayusin na lang namin din natin. Para makapag-biyasa ka rin agad. Matagal na yan, alam ko okay na yan, naayos ko na yan. Okay, so for the sake of formality, kasi ito ay matapos, mababasa namin sa tama na lang ako sa'yo. O yun, hindi na kailangan natin ito sa sandok. Huwag na, huwag na. Masahin mo sa kanya yung kanyang Miranda Doctrine, kasi ng ano. No, for ano yan. Ano yung muna siya kung siya yun? Anong pangalan mo? Deo po. Apelido? Balbuena. Deo Balbuena. Kami ang personal ng warrant in Supreme Exception ng Pantay City. Sa pamumunong ni Police Lieutenant Pakaroon ay Chief Warrant in Supreme Exception. Ikaw yung aming ina-aresto sa visa ng warrant of arrest na inihahin ni Judge Alan Ariola ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasang physical injuries. Kaya may garapatan mo na hinig, magsawalang pibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwa ng abogado. Slight physical injuries. Ikaw may garapatan mo na hinig, magsawalang pibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwa ng abogado. Kung hindi mo kaya, sabihin ng abogado, ang gobyerno may pagkakaloban ka ng isa ng libre. Ikaw rin ay may garapatan na sumailalim sa pagsusuri ng sarili mong pili. Hindi, kung ikaw ay walang kakayahan, ang gobyerno ay pagkakalob sa iyo ito muli. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin para o laban siya sa mga hukuma sa Pilipinas. Naintindihan ng mga rapatang ito, sama ka sa amin, arrestado. Hindi po, ayusin po natin yan. Ano saan naman ito, Bok? Thank you. Parang po, alam ko na, bang asa naman ko, hindi ko na maalala, pero alam ko na naayos ka yan. Rogelio Magallanes, yung daway mo dyan sa Tulay. Sa Tulay. Dati, 2018, 3,000 lang naman ang bail nito. Sa investigation. Oo. Dati kasi ako nakasin sa investigation, kaya tanda ko pa yun. Pero alam ko na ayos na yan Sige lang kuya, ayun naman, willing naman ako may pag-aswa. Oy, pati mo pa inamin sa akin kanina na totoo palang inaresto ka? Ganito kasi sa Julius, kasi nagulat din ako. Actually, wala pa nagawa idea at saka hindi ko siya matandaan. Kasi nung mga time na yun, 2016 na yan, nasa ilalim pa ako ng Tulay. Nagulat nga lang ako at saka yung pangalan ng tao na sinasabing nasaktan ko, hindi ko na siya maalala. Uh-huh. At saka yung address doon na binigay, address ko daw, ay hindi naman rin ako nakatira doon sa lugar na kung saan naka-address ako. Uh-huh. Kaya nagulat talaga ako kahapon. Pero okay naman, ayos ko naman na siya. Kaya nagulat ako kasi 2016 pa rin yung mga time na nakailalit po ako ng tulay nakatira. Nagulat talaga ako bakit ngayon lang lumabas. Oo nga, kanina nung tinanong kita, sabi mo fake news. Yun naman pala, totoo. Ayoko sana pag-usapan kasi yung una, hindi ko siya matandaan. Yung tao ay pangalan niya po ng tao na sinasabi nila na taktang ko, hindi ko nga maalala. Uh-oh. At saka yun nga, isa pa yung address na sinasabi ng tinirahan doon na kailita naman akong primera doon. Pero dinala ka sa presinto, syempre dahil nagkaroon ka ng mga mugshots, di ba? Yes, dinala ako doon kahapon mismo. So, kinulong ka ba? Kinulong ka? Hindi po, kasi ang Sir Julius, ang bill ko kasi is 3,000, so binayaran ko naman din agad pagkatapos mag-ano ng papel. Pero yun na yung, nagulat lang din ako kasi hindi ko ini-expect na may mga ganun pala ako. Oo. Dalawa bali. Hindi mo maalala kung sino yung kasakitan mo noon? Hindi ko na siya maalala. Hindi ba yan yung hindi yan yung nabalita noon sa TV na meron kang nakabugbugan? Ah, hindi yun, pero kasi yun ay yung tinitinto ko na
yung, di ba yung nakatrakitan ko noon na nag-viral kami, naayos ko, naayos ko namin yun, nagpatawa na kami. Actually, sa katunayan nga, nandito ngayon yung isa nagtatrabaho sa akin pang gabi. Pero ito, yung pangalan ng tao na ito, sinasabi na yung nasaktan ko, hindi ko na talaga siya maalala. Siguro kung makikita ko, kung nangyari man yun, baka maalala ko. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.